Dear Kuya Bono, magandang oras sa iyo at sa lahat ng subscribers mo. Ako po si Angel, isang factory worker dito sa South Korea. Katrabaho ko po si Macy na tubong Cagayan Valley at sa kanya ko po natutunan ang makinig sa inyong programa sa YouTube. Nais ko rin pong ibahagi ang kwento ng buhay ko. Isang kwentong hangad kong magsilbing aral sa lahat, lalo na sa mga sinubok ang tapang upang ipaglaban ang minamahal. Matapang akong babae, Kuya Bono, pero minsan noon ay sinubukan kong talikuran ang katapangang ito. Minsan noon ay sinubukan kong maging isang normal lang na babae. Mahina at dumedepende lang sa lalaki upang ipagtanggol siya. Ganun naman normally, di ba? Umaasa lang ang mga babae na ipagtanggol sila ng lalaki, kapatid, ama, asawa o kasintahan. Pero paano kung ang mahal mo na mismo ang nananakit sa'yo at wala kang ama o kapatid na lalaki para magtanggol sa'yo? Paano ka na? Tatanggapin mo na lang ba ang dusa at mamuhay ng miserable sa mundong ito? Kuya Bono, mayroon akong napakapangit na nakaraan. Nakaraang pilit kong kinakalimutan dahil gusto ko ng buhay na normal at payapa. Kaya po ako umalis ng Maynila at pinili kong manirahan sa piling ng aking Lola Miding sa La Union at doon nga nagsimula akong magbagong buhay. Estudyante ako sa ALS o Alternative Learning School at doon ko nakilala si Melody. 17 ako noon at siya naman ay 20. Vanidosa si Melody, Kuya Bono. Mahilig pumorma at mag-shopping. Mayroon kasi siyang sugar daddy noon. Noong maging close kami ay inamin niyang lahat sa akin. Lahat ng pangit tungkol sa buhay niya. Pagkatapos ay tinanong niya ako kung gusto ko pa rin siyang maging kaibigan. Apat lang kaming babae sa klase noon, Kuya Bono. Yung dalawa ay may mga edad na at may mga asawa na. Sa isang integrated school, ginaganap ang klase namin tuwing Martes at Huwebes. Kaya't sa loob ng school ay nakakasalamuha din namin ang mga normal students sa high school at elementary. Kahit ALS lang yun, Kuya Bono, ay pinilit kong mag-focus bilang bahagi ng pagbabagong buhay ko. Tinuruan ko rin ang sarili kong maging masaya sa mga simpleng bagay. Kung may pagpipilian nga lang sana ako, ay hindi sana si Melody ang gusto kong maging kaibigan dahil hindi normal ang pamumuhay niya. May asawa at anak kasi ang sugar daddy niya, kaya't matatawag na siyang isang kabit. Kung may choice lang sana ako, ay isang babaeng ka-age ko, inosente at may simpleng pananaw at gusto sa buhay, ang gusto ko sana maging kaibigan. Pero wala akong choice kaya pinagtiyagaan ko na lang si Melody. Total mabait naman siya, mahilig maglibre at maalalahanin ng kaibigan. Nakababatang kapatid ang turing niya sa akin kasi wala daw siyang kapatid. Kaya noong magtagal ay naging best of friends na din kami ni Melody. Sa isang beauty parlor ay sinama ako minsan ni Melody. Suki niya ang baklado na si Pepay. Nagpa-rebunge noon si Melody kaya talagang halos maghapon ay nasa parlor kami. Noong kararating pa lang namin ay napansin ko na ang lalaking naka-boxer shorts lang at biglang pumasok sa kwarto na nasa bandang likod ng parlor nung dumating kami. Nahiya yata ang lalaki na yon. Guwapo siya, maputi, makinis. Moderno ang gupit, may nunal sa pagitan ng taas ng labi at ilong. Hindi nawala sa isipan ko ang mukha niya, Kuya Bono. Kakaiba kasi yung kagwapuhan niya. Kung gwapo rin lang, sanay na sanay ako, sawang-sawa ako sa Maynila. Kaya lang, yung itsura ng lalaking yon iba talaga. Kaya't rumihistro talaga yung mukha niya sa isipan ko. At nung bandang alas 3 na ng hapon, malapit na ding matapos ang rebonding sa buhok ni Melody, ay nakita kong lumabas ang lalaking yon na nakasuot na ng uniform. Uniform yon ng integrated school kung saan ginaganap ang klase namin sa ALS. Hindi ko pa siya nakikita ni minsan sa school.
Sabagay sobrang dami kasi ng mga estudyante doon at meron pang pang-umaga at pang-hapon. Noong makalis, ang lalaki ay chinika ni Melody si Pepay. Tinanong ni Melody si Pepay kung jowa niya yung bagets na umalis. Umoo ang bakla. At noon pa lang ay nakadama na ako ng panghihinayang. Sa isip ko, sayang, taken na pala si crush. Pero hindi ko inaasahan, Kuya Bono, na makaraan ng isang buwan siguro ay magkukrus pala ang landas namin ng lalaking yon. Papasok ako ng school noon at nung may dumaang tricycle ay pinara ko, pero may isang lalaki nang sakay sa loob ng tricycle. Tinanong ng driver kung saan ako pupunta, sabi ko sa integrated school. Sige, sagay na, sabi ng driver, at nagulat ako nung makita ko kung sino ang makakatabi ko sa upuan sa loob ng tricycle. Si Crush, yung jowa ni Pepay sa parlor. Nakangiti siya sa akin nun kaya bahagya din akong umiti. Agad kong naamoy ang presko niyang pabango at ang sarap nun sa ilong. Nung umandar ang tricycle ay narinig ko siyang nagsalita. Sa integrated ka ba nag-aaral? Tanong niya. Tumango lang ako na parang isang mahiyaing dalagita at nagbigay din ng matipid na ngiti sa labi. Ba't di ka naka-uniform? Tanong ulit niya. Sa ano ako? Sa ALS? Sabi ko. Ah, kaya pala eh. Ilang taong ka na ba? 17. Ah, matanda ka pala ng isang taon sa akin, pero yung mukha mo parang mas bata ka pa sa akin, ha? Narinig ko pang sabi niya. Hindi ako umimik. Kunwari isa akong mahiyain at mahinhin at conservative na dalagita. Ako nga pala si Arden. Nakita kong inilahad niya ang palad niya para magpag-shake hands, pero hindi ko yung tinanggap. Angel, Angel ang pangalan ko. Nahihiya kunwaring sabi ko. Ngumiti siya ng matamis tsaka muling nagsalita. Bagay sa iyo pangalan mo. Mukha kasing anghel eh. Sabay kaming pumasok sa gate ng integrated school pero tiniyak ko na mas nauuna ako sa kanya ng ilang akbang. Noong kailangan niya ng lubiko kasi nasa kaliwa ang school building ng high school at ako naman ay didiretso dahil nasa tabi ng gym, ang classroom ng ALS, ay narinig ko siyang nagsalita. Abangan kita sa gate mamaya, Angel, ah. Ihatid kita sa inyo, sabi niya. Dalawang taon na rin ang nakararaan mula nung huli akong umibig, Kuya Bono. Masaklap man ang naging unang pag-ibig ko ay nakalimutan ko na kung gaano yun kapait. Ang ramdam ko lang noong makilala ko si Arden ay yung kilig, yung sweetness ng umiibig. Wala si Arden sa gate nung lumabas ako matapos ang klase namin nung hapon. Absent noon si Melody dahil sumama daw siya sa jowa niya sa Maynila at magsha-shopping daw sila doon. Palingalinga ako sa gate pero hindi ko makita si Arden hanggang sa makadama ako ng inis dahil naisip ko na niloko lang niya ako. Humakbang na ako palapit sa gilid ng kalsada upang pumara ng tricycle nang biglang may nagsalita sa likod ko. Angel, dito ako. Paglingin ko ay nakita ko si Arden. Napakatamis ng ngiti niya at bagay na bagay sa kanyang puting polo shirt na uniform niya. Kala mo ninjan kita, no? Narinig ko pang sabi niya habang nakatawa pero ako'y pinipigilan kong ngumiti ng sagad. Sumakay kami ng tricycle pa uwi sa bahay ni Lola. Bumaba din siya noong pumara ako at siya ang nagbayad ng pamasahe. Agad akong napansin ni Lola Meding noon sa tabi ng gate. Nagdidilig siya ng halaman. Paano, Arden? Dito na ako, ha? Salamat, ha? Paalam ko pero narinig kong nagsalita si Lola. Angel, papasukin mo yung kasama mo at magmeryenda kayo doon. Nagluto ako ng carbonara. Kumain kayo doon. Sige na. Noon ay napatingin ako kay Arden. Paborito ko yun.
carbonara. Nakangiting sabi niya. E di sige, halika sa loob. Noong nagsimula ang closeness namin ni Arden, Kuya Bono, natiyak ko na hindi niya ako napansin noon sa parlor dahil ang sabi niya first time daw niya akong nakita noong makatabi ko siya sa tricycle. Apat na araw pa lang mula nung ihatid ako ni Arden sa bahay ni Lola Miding ay pista ng bayan. Gabi nung ayain ako ni Arden na manood na kami ng libreng concert sa plaza. Sumama nga ako. Dala niya noon ang motor ng papa niya na Badja. Kaya lang nung dumating kami sa plaza ay napakaraming tao, as in hindi mo makikita yung stage. Hanggang sa hilain ako ni Arden at dinila ako sa kalapit na simbahan ng Katoliko na isang bloke lang ang layo mula sa plaza. Kinausap ni Arden ang bantay sa gate ng simbahan. Nalaman ko na kapatid pala ng lolo niya ang bantay na yon. Siya si Lolo Bidoy na kahit matanda na ay aninag pa rin ang kapugian niya. Naisip ko, lahi talaga nila ang gwapo. Matimis ang ngiti sa akin noon ni Lolo Bidoy nung daanan namin siya dahil hila-hila pa rin ako ni Arden. Hanggang sa pumasok kami sa pinto ng campanero o bell tower. Doon tayo sa taas manonood ng concert. Kitang-kita natin doon kahit medyo malayo. Sabi niyang nakangiti habang walang bitaw sa pagkakahawak sa kamay ko. Spiral ang hagdan paakyat sa kampana, Kuya Bono, kaya't bahagi akong nahilo nung makarating kami sa tuktok o sa taas. May isang bangko doon na pangdalawahan. Agad akong hinila ni Arden para umupo at nakita ko nga ang plaza mula sa bintana ng bell tower. Hindi naman kalayuan. Napangiti ako kasi siguradong mai-enjoy ko ang palabas. Mahilig talaga kasi ako sa banda. Tapos ang presko pa ng hangin kasi nga nasa itaas kami. Angel, narinig kong sambit na Arden. Mula sa pagkakatanaw sa plaza ay ibinaling ko sa kanya ang paningin ko. Angel, gusto ko dito ba ako sagutin? Sabi niya. Ha? Arden, apat na araw pa lang tayo magkakilala. Ay, hindi ko naman sinasabing ngayon. Basta kung sasagutin mo na ako, gusto ko dito mo gawin. Dito mismo. O sige, kung makakapaghintay ka. Ako pa. Try me. I can wait until forever. Sa pagdaan pa ng mga araw, Kuya Bono ay naging masugid nga si Arden sa kanyang panliligaw. Pero hindi ko siya sinagot kaagad. Gusto kong panindigan yung pagiging conservative at inosente kong dalagita. Halos araw-araw kami magkasama dahil mula nung magka-vibes na sila ni Lola Miding, ay naging feel at home na siya sa bahay ni Lola Miding. Kuminsan nga sila pa ang magkakampi tungkol dun sa tagal na daw ng panliligaw niya pero hindi ko pa rin sinasagot. Ilang buwan ka na bang nanliligaw? Tanong ni Lola kay Arden noon. 5 months and 28 days, Lola. Abay, Angel, hanggang kailan mo ba paghihintayin tong si Arden? Daig mo pa ako ng kapanahunan ko, ha? Yung lolo mo, 2 buwan lang nanligaw sa akin, sinagot ko na. Sige nga, Lola, tulungan mo akong pasagutin si Angel. Hoy, Angel, sagutin mo na tong si Arden. Napakabait naman ng bata na to, ha? At napakagwapo pa. Ano pa bang hinahanap mo? Hindi ko sila pinansin noon, Kuya Bono. Nag-i-enjoy pa kasi ako noon sa pagpanggap bilang isang pakipot, inosente at konserbatibong dalaga. Kahit ang totoo, ay hindi naman talaga ako ganun. Humanga ako sa kaseryosohan ni Arden, Kuya Bono, sa panliligaw niya. Halos araw-araw kaming magkasama. Ilang beses na rin niya akong naisama sa bahay nila at naipakilala bilang nililigawan niya.
Mababait ang miyembro ng kanyang pamilya, Kuya Bono, at saka relisyoso ang mga magulang niya. Sila yung nagdadasal muna bago kumain. Nakilala ko na rin lahat ng kaibigan ni Arden sa barangay nila. Sila sina Rex, Marius, Jojo, Migs, at Darwin. Ito yung tropa talaga ni Arden sa kanila. Pero sa lahat ng mga ito ay si Darwin ang naka-vibes ko, Kuya Bono. Ang gaan kasi niya sa pakiramdam. Ang tamis ngumiti at napakagalang at saka magaling siya makinig. Yung tipong kapag nagkukwento ka, nakikinig talaga siya. Siya lang ang inad ko sa Facebook at regular ko rin ka-chat. May girlfriend si Darwin noon, si Sheila, at pinsan ni Sheila ang ex ni Arden na si Agatha. Nakita ko na rin minsan si Agatha sa barangay nila Arden. May liga kasi sila ng basketball noon at isinama ako ni Arden para manood ng laro nila. Si Arden mismo ang nagturo sa akin kay Agatha. "Yun yung ex ko," sabi niya, turo niya. "Maganda si Agatha, Kuya Bono. Mahabang buhok, maputi, tsaka mahinhin kumilos at naka-braces at sopistikada kung manamit. Ang totoo, pangit yung pakiramdam ko noong makita ko si Agatha, lalo na kapag nakikita kong nagkakatitigan silang dalawa ni Arden. Kinagabihan noon, inusisa ko si Arden. Arden, ilan ba naging ex mo?" "5. Sino pinakamahal mo sa kanila?" "Lahat sila minahal ko, pero ikaw, pakamamahalin ko ng sobra kapag naging tayo na." "Arden, ganito na lang. Kanino mo naranasan yung pinakamasakit na breakup?" "Kay Agatha." Mabilis niyang sagot, tsaka biglang lumungkot ang mukha niya. "Bakit?" "Wala. Ewan. Basta sa kanya ako umiyak ng sobra." "E di siya yung pinakamahal mo sa 5? "Siguro nga. Oo, tama ka. Baka siya nga. Pero bakit ba pinag-uusapan natin yung mga ex ko? Hindi ko nga tinatanong kung sino yung mga ex mo eh." "Ah, okay. Sorry na lang. Change topic." Sabi ko, pero iba talaga yung pakiramdam ko. Parang mahal pa kasi ni Arden si Agatha. "Huwag ka kasi nag-iisip ng kung ano-ano may angel. Kasi sa ngayon, isa lang ang laman ng puso ko. At ikaw lang yun." "Ay nako, sana totoo." "Nako naman, Angel My Loves. 8 months na ako na niligaw sa'yo. Kino-question mo ba yung katapatan ko?" "Arden, ayoko ng relasyon na basta-basta lang. Pag ako nagmahal ulit, gusto ko seryoso na. Wala nang iwanan." "Angel, tanga na lang ang lalaking mang-iiwan sa'yo." "So tanga ka." "Ha? Bakit iiwan ba kita?" "Pag sinakot mo ako, Angel, sa'yo na ako. Forever, walang iwanan." Araw ng Linggo noon at galing kami ni Arden sa misa. Sakay dami ng badya ng motor ng papa niya. Bigla na lang niyang inilihis yung motor sa daan na pauwi sana sa amin. Tapos sabi niya, maganda yung panahon para mag-road trip. Tsaka pinaharurot yung motor. Wala na akong nagawa kundi kumapit na lang sa bewang niya. Kumakanta pa kami ng sabay at wala sa tono habang ini-enjoy din ng preskong hangin nang biglang may tumawid na aso. Sinalpok ng motor ang aso at tumilapon kami. Ang bilis ng pangyayari, Kuya Bono. Hindi ko maalala kung paanong nangyari. Tapos nakita ko si Arden na namimilipit sa sakit dahil parang nabalian ng buto yung braso niya. Dumudugo din noon ang noo niya na bumangga sa kung saan. Ako naman ay mahapdi lang noon ng galos sa tuhod ko at saka sa alak-alakan. "Okay ka lang?" tanong ko kay Arden dahil halatang nasasaktan siya at nahihirapan. "Pumara ka ng tricycle, dalhin mo ako sa ospital," sabi niya. Kaso highway yon at madalang ang dumadaang tricycle. Nasulyapan ko ang badya, mukhang okay pa naman. Pinuntahan ko ang badya at saka ako ibinangon, pinaandar, okay pa. Inihinto ko ang motor sa tapat ni Arden. Inistan ko tsaka ako siya tinulungan bumangon. "Halika, nadaling kita sa ospital." "Marunong ka magmotor?"
Tanong niya habang namimilipit. Sakay na, halika na, sabi ko. Noong makasakay siya ay sumakay na din ako tsaka ako binarurot ang motor. Noong makarating kami sa isang kanto, may mga pulis, checkpoint, pinara kami. Tumigil naman ako. Walang helmet, lisensya, eka ng pulis. Wala akong lisensya, sir, pero baka naman pwedeng padaanin niyo na kami. Nakikita mo naman sigurong duguan yung kasama ko. Eh, sumemplang kayo eh. Wala kayong helmet, kaya natural ganyang abutin nyo. Buti nga, buhay pa kayo eh. Baba, impound namin yung motor nyo. Driving without license. Sabi pa ng parak, pero di ko narinig ang sumunod niyang sinabi dahil binarurot ko ulit ang motor. Mundikan pang mahulog si Arden nung bigla kong paandarin. Buti na lang, nakakapit siya agad sa balikat ko. Nabalian nga ng buto si Arden, Kuya Bono. Dumating ang mga magulang niyang sobra ang pag-aalala pero hindi man lang pinagalitan si Arden. Nagdasal pa ng taimtim ang mama niya agad noon at nagpasalamat na ganun lang daw ang inabot ng anak niya sa aksidente. Nung sumapit ang Valentine's Day, inaya ako ni Arden na mag-date sa isang sosyal na restaurant. Tumanggi ako. Baka kasi kung saan lang galing ang perang gagastusin niya sa kakailin namin. E di tara na lang sa kampanaryo, ayaw niya sa akin noon. Nagpunta nga kami sa simbahan at umakyat muli sa bell tower. Noon ko nalaman na maganda palang tanawin kapag araw. Nagpaalam saglit si Arden noon at nung bumalik siya, may dala siyang bouquet of red roses at saka chocolates. Sumimangot ako. Oh, bakit ayaw mo? Arden, ilang beses ko na ba kasi sasabihin sa'yo na ayaw ko na gumagastos ka sa akin. Grabe naman to, Valentine's naman eh, kahit na. Tsaka ka nalang gumastos sa akin kapag may trabaho ka na. Sumapit ulit ang pista ng bayan, Kuya Bono. Hindi na kami nagpunta ng plaza para magbaka sakaling may makuha kaming magandang pwesto para makapanood ng libre sa concert ng mga bandang sikat na galing ng Maynila. Dumiretso ka agad kami sa kampanaryo at doon kami pumesto. Noong time na yun, Kuya Bono, ay eksaktong 1 taon at 5 araw na nanliligaw si Arden. Yes, halos araw-araw kami magkasama for 1 year pero hindi pa kami. At nung gabing yun ay gusto ko nang tapusin ang mahabang panahong paghihintay niya. So hinintay kong magtanong si Arden tungkol sa paniligaw niya pero nakatuon noon ang atensyon niya sa bandang tumutugtog. Hanggang sa sumalang na ang December Avenue at unang kanta nila ay yung Bulong. Unang stanza pa lang ng kanta ay napaharap sa akin si Arden. Matama niya akong tinitigan sa mukha at ang sabi niya, Angel, 1 year na akong naliligaw pero okay lang. Kung ayaw pa akong sagutin, igagalang ko yan. Pero Angel, gusto kong malaman mo na mula nung una kita makita hanggang ngayon, crush na crush pa rin kita. At gustong gusto kong maging girlfriend kita. Mahal na mahal kita, Angel. Noon kaya Bono ay hinawakan ko ang pisngi ni Arden at ang sabi ko, mahal na mahal din kita, Arden. Nanlaki ang mga mata ni Arden noon at parang hindi siya makapaniwala. Angel, tayo na. Sinasagot mo na ako. Oo, Arden, tayo na. Kasunod noon ay ang mabilis niyang pagyakap sa akin. At noong kumalas siya ng pagkakayakap sa akin ay tumitig siya sa mukha ko. Tumutok ang mga mata niya sa mga labi ko hanggang sa dahan-dahan niyang inilalapit ang mga labi niya sa labi ko. Noon ko nalaman ang isang bagay tungkol kay Arden, Kuya Bono. Mainit siya sa katawan. Gusto niya laging yakap, gusto niya laging halik. Hanggang sa nung 5th month sa rin namin ay naibigay ko sa kanya ang katawan ko. Aminado ako, Kuya Bono, na noon pa po ay nasasabik na ako sa ganong pangyayari pero nagpipigil lang ako. Kaya lang nung 5th month sa ringan namin ni Arden ay hindi na ako nakapanlaban sa sigaw ng damdamin ko.
nasa kwarto kami noon. Napakahusay na arden, Kuya Bono. Ang mga labi niya ay kay sarap humalik. Bawat gapang na mga labi niya sa balat ko ay napapakislot ako. Nakadama din ako ng hapdino ang kininya ko. Hindi kasi average ang kanyang pagkalalaki. Hanggang sa naulit-ulit pa ang mga yon at aminado ako, Kuya Bono, na naging marupok ako kay Arden dahil mahal na mahal ko siya. Hanggang sa halos tumira na siya sa bahay ni Lola Miding at okay lang yon kay Lola. Natutuwa pa nga si Lola dahil sa wakas ay may lalaki na daw sa bahay. Marami din naman kasing naitutulong si Arden sa bahay ni Lola, gaya ng paglilinis ng alulod sa bubungan, pagbubuhat ng mga mabibigat at pagbili ng gasol. Ito na o yung pinakamasayang bahagi ng buhay ko, Kuya Bono. Yung laging makapiling ang pinakamamahal kong si Arden. At lagi kaming masaya. Laging may yakap, laging may hanik, laging may lambingan, laging may tawanan, laging may yakap, laging may halik. Laging siya at ako. At iyon ay nakaka-addict, Kuya Bono. Ngunit hindi ko inaasahan na hindi pala magtatagal ang kaligayahang yon, Kuya Bono. Unti-unting nanlamig si Arden. Una may isang araw na hindi siya nagpakita o nag-send ng mensahe o chat. Nung tanungin ko kung bakit, ang sabi niya busy lang daw siya. May inasikaso. Pamilyar sa akin ang ganong eksena, Kuya Bono. Pinagdaanan ko na yon pero nagdasal ako noon na sana mali ako sa hinala ko. Sana hindi ako iiwan ni Arden. Sana hindi na maulit yung sinapit ko noon na siyang naging dahilan para masira ang buhay ko. Pero nagkatotoo, Kuya Bono. Yung isang araw na hindi siya nagparamdam, na sundan pa ng tatlong araw na hindi siya nagpakita at hindi rin nagre-reply sa text o tawag o message ko sa Facebook. Noon na ako kinituban ng masama. Nagdesisyon ako na hanapin siya. Nasa bahay noon ang pinsan ni Lola Miding na si Lola Iging. Hiniram ko ang motor niyang sniper. Pinuntahan ko si Arden sa kanila pero wala siya doon. Kay Darwin ako tumawag. Tinanong ko kung nakita niya si Arden. Si Darwin noon, Kuya Bono, ay maituturing ko ng best friend dahil constant ang communication namin at vibes kami sa lahat. Nung gabing yun, Kuya Bono, ay hindi nakapagsinungaling sa akin si Darwin. Ang sagot niya sa tanong ko kung nakita niya si Arden, nandun siya kina Agatha. Hindi ako nagdalawang isip na puntahan si Arden kila Agatha. Ipinagtanong ko sa mga nakakasalubong ko kung saan ang bahay ni na Agatha hanggang sa makita ko ang badya ng papa ni Arden sa gilid ng kalsada. Itinabi ko ang sniper sa badya at tumayo ako sa harap ng gate. Nasa terrace noon sina Arden at Agatha. Nadatnan ko silang masaya sila. May mga ngiti sa mga labi nila, pero nung makita nila ako, nawala ang mga ngiting yun. Hinintay kong lapitan ako ni Arden, pero napakatagal bago niya yun ginawa. Nakatitig ako sa mukha niya at alanganin ang ngiti niya noon. Diretsahin mo ako, Arden. Anong nangyayari? Nag-comeback kami ni Agatha eh. Diretsa nga niyang sagot. Pinigilan ko ang pag-agos ng luha ko noon, Kuya Bono. So paano tayo? Nagawa ko pang itanong. Yumuko muna siya bago nagsalita.
Mahal ko si Agatay. Sana maunawaan mo. Una ko siyang minahal kaysa sayo. Hilam ang mga mata ko sa luha habang nagmamaneho ako sa masakit na lansangan sa baryo ni Arden. Ang dami pang sagabal. At napansin ko rin sina Darwin sa gilid ng daan pero hindi ko sila hinintuan. Alam kong nakita niyang umiiyak ako at tama ako dahil pagdating ko ng bahay ay nabasa ko ang mga sunod-sunod na text sa akin ni Darwin. Sorry, hindi ko agad nasabi sa iyo yung tungkol kina Arden at Agatha. Yun ang unang text ni Darwin. At ang pangalawa, sana mapatawad mo ako at sana huwag mong isipin na pinagtakpan ko si Arden. Pangatlong text ni Darwin, sana nakarating ka ng ligtas. Umiiyak ka kanina habang nagda-drive, nakita kita. Nandito lang ako para sa'yo, Angel. Ituring mo na lang akong kuya o best friend. Noon ay tinawagan ko si Darwin at ang sabi ko, Darwin, subukan mo hang kausapin si Arden. Sabihin mo mag-usap kami. Sabihin mo balikan niya ako. Sige, gagawin ko yan. Ayaw sagutin ni Arden ang mga tawag ko. Noong una pinapatay niya, hanggang sa hindi na talaga siya ma-reach, baka enough niya na ang cellphone niya. Ang sakit, Kuya Bono. Ganun lang, nag-comeback sila. Kaya initsapwera na ako. Tama ba yun? Kuya Bono, hindi ko alam ang gagawin ko noon para akong mababaliw sa kwarto ko. Ayokong magpahalata kay Lola Miding kasi ayoko siyang masaktan din para sa akin. Hanggang sa nag-text si Darwin at ang sabi niya, Bes, ayaw na talaga eh. Pasensya na lang daw. Pasensya. Anak ng puta, pasensya. Kuya Bono, ayokong bumalik sa dating ako pero lahat ng nakaraan ko nagsibalikan sa alaala ko nung time na yon. Nung naging masama akong babae. Nung ang tawag sa akin ng lahat ay Black Angel. Kasapi ako dati sa isang riot gang. Sinanay kami para makipaglaban. Lahat kami ang major weapon ay baril. Tapos pipili pa ng minor weapon. Pinili ko baseball bat. Marami akong bungo na nabasag, Kuya Bono, sa mga riot na sinabakan namin. 14 lang ako noon. Nainlove ako sa kasamahan ko sa gang. Si Bojo na ang alias ay Baby Diablo. Babyface kasi talaga si Bojo, Kuya Bono. Ang cute niya pero maangas sa labanan. Naging kami at paulit-ulit na may nangyari. Hanggang sa nabuntis ako. 15 anyos na ako noon dahil tumagal kami ni Bojo ng 8 months. Nagulat siya nung pareho naming makita yung resulta ng pitikit. Ilaglag mo yan, ayoko pang maging tatay. Utos sa akin ni Bojo. Kasunod na rin napansin kong pumuporma siya sa bagyong recruit na si Aiza na maganda at chinita. Hanggang sa lagi na silang nagsasama pero ayaw aminin ni Bojo sa akin na pinupormahan niya si Aiza. Ang sabi niya, utos daw ni Master na siya ang umalalay kay Aiza kasi nga bago lang. Inunawa ko na lang at sinunod ko din ang kagustuhan niyang ipalaglag namin yung baby sa sinapupunan ko. Alam ko kasing lalo din akong kamumuhian ng mama ko kapag nalaman niyang buntis ako. Walang magandang salita at turing sa akin si Mama noon, Kuya Bono. Nagbago siya mula nung iwanan kami ni Papa. Takot ang bumalot sa akin nung nakahiga na ako sa mesa habang mabalasik ang titig sa akin ng babaeng aborsyonista. Sobrang sakit. Para akong malalagutan ng hininga. Puro ako luha pero walang tunog yung iyak ko. Nanginginig ako. Naisip ko pa sana namatay na lang ako ng tuluyan dahil alam kong pagsisisihan ko habang buhay. Yung pagpatay sa sarili kong anak.
Apat na araw makaraan akong magpalaglag, Kuya Bono, ay may sakit pa rin akong nararamdaman, pero mas masakit sa akin yung mga balitang nasagap ko mula sa mga kasamahan namin na magjowa na daw si Napojo at Aiza. Kahit hindi pa ako okay, Kuya Bono, ay sumugod ako sa hideout, pero wala sila doon. Sabi ng isang kasamahan namin ay nasa park daw sila. Lalong nag-init ang ulo ko, Kuya Bono, sa idea na nagde-date na pala sila. Kinuha ko ang baseball bat ko, sumugod ako sa park. Nakita ko kaagad si Aiza, pero mag-isa siyang nakaupo sa isang bench. Nilapitan ko siya. Si Bojo, tanong ko. Lumingalinga siya bago sumagot. Bumili ng merienda. Kayo na ba? Tanong ko. Hindi siya makasagot, pero tumapang ang itsura niya at tumalim ang titig niya sa akin. Pagkatapos ay tumayo siya na parang naghanda sa magiging away namin, sa magiging laban namin, pero hindi ko siya pinaporma, Kuya Bono. Mabilis ko siyang binambog gamit ang baseball bat ko, pero isang igas ko pa lang ay nakadama ako ng kirot sa kasilanan ko. Tumumba si Aiza sa unang hataw ko, pero mabilis siyang bumangon at hinarap akong muli. Tinangka niyang agawin ang armas ko, pero sa halip na maagaw niya ay tinuhog ko siya ng baseball bat sa tiyan. Namilipit siya sa sakit at sinamantala ko yun para tamaan ulit ang mukha niya. Bulagta siya, duguan na. Pero siya namang dating ni Bojo at hindi man lang ako nakaumang. Isang suntok niya sa mukha ko, sumunod sa sikmura, tapos sa mukha ulit, sa mata. Nagdilim ng paningin ko. At pagising ko, nasa ospital na ako at mukha ni Mama naggalit ang nabungaran ko. Una, dinala ako sa Mindoro, pero hindi ako nagtagal doon dahil lagi ako napapaaway. Hanggang sa kausapin ako ni Tita Marisa. Si Tita Marisa ay isang madre sa Spain at siya ay anak ni Lola Miding. Napaluha pa ako habang nag-uusap kami sa cellphone ni Tita Marisa. Para kasing anghel ang boses niya at nakumbinsinga niya akong samahan ang nanay niya dyan sa La Union. Pinilit kong magbago, Kuya Bono. Kahit hinahanting ako ng mga nagawa kong kasalanan, pinilit kong magsimula ulit. Pinilit kong magbagong buhay. Pero bakit ganon? Nauulit yung mga nangyayari. Noon si Bojo ang nagpalapsap sa akin ng pagmamahal, pero sa huli, binasura ako. Ngayon si Arden naman, anong gagawin ko? Ayoko nang mangyari ulit yung mga pagkakamali ko, Kuya Bono, pero sa tuwing maiisip ko si Arden, pag naiisip ko na masaya na siya kay Agatha, nasasaktan ako. Binasura ako ng ganun-ganun na lang. Sinusubukan kong magdasal. Diyos ko, tulungan mo po ako. Alisin mo sa puso ko yung sakit. Alisin mo sa puso ko yung galit. Paulit-ulit ko itong inuusal sa Diyos, Kuya Bono, pero napakasakit pa rin. Naaalala ko yung mga sandaling halos ayaw umuwi ni Arden. Dahil masaya siya kapag kasama niya ako. Pero bakit ngayon hindi na? Sinabi ko sa kanya noon bago ko siya sagutin na ayaw ko ng relasyong basta-basta. Gusto ko seryosohan. Walang iwanan. Ang sabi niya, hindi niya ako iiwan. Pero bakit? Bakit niya ako iniwan? Sinungaling siya, di ba? Manluloko. Mapagsamantala. Hanggang sa natagpuan ko ang sarili ko sa bahay ni na Arden. Kausap ko ang mama niyang relihiyosa, pero nawala ang paggalang at respeto ko sa kanya nung sabihin niya mga salitang ito. Kung ayaw niya na sa'yo, itanggapin mo na lang. Ganun talaga. Mga bata pa kayo eh. Talagang hindi pa seryoso ang mga relasyon sa edad niyong yan. Umalis ako sa harap niya nang walang paalam. Kesa naman makapagsalita pa ako ng hindi maganda. Wala doon si Arden at hula ko ay nandun siya kina Agatha. Sumugod ako doon. Wala akong motor noon, Kuya Bono, at wala ding masakyang tricycle, kaya naglakad ako. Nakita ko sina Darwin at Rex sa gilid ng kalsada. Napatitig ako kay Rex. May hawak kasi siyang baseball bat. Sa'yo yan? Tanong ko. Oo, bakit? Pahiram. Ahanin mo? Tanong niya. Iniwan ko na lang silang wala ding paalam.
At nung nasa harap na ako ng gate ni na Agatha, ay agad nila akong nakita. Napansin ko na nandun din ang nanay ni Agatha at matama rin ang titig sa akin. Nilabas ako ni Arden at ang sabi niya, "Pumasok ka daw, mag-uusap-usap daw tayo." Pumasok nga ako, Kuya Bono, at umupo ako kaharap ni na Agatha, Arden at mama ni Agatha. "Angel, alam kong mahirap at masakit pero sana matanggap mo. Lahat naman tayo dumadaan sa ganitong pagsubok, di ba?" Ganito ang unang salita ni Agatha, na pati pala boses at pananalita ay mahinhin din. Babaeng babae. Hindi ako umimik. "Alam mo, ako, limang lalaki ang nang-iwan sa akin bago ko natagpuan ang the right one, yung ama ni Agatha." Ganito naman ang sabad ng mama ni Agatha na nakangiti pero pangit pa rin. Mukha siyang sinaunang tao na kahit rebanded ang buhok ay mukha pa rin gorilla dahil pango ang ilong niya at busa ng bunganga niya. Gusto ko siyang sagutin noon, "Anong pinakain mo sa tatay ni Agatha?" Pero hindi pa rin ako umimik. Madalas kay Arden ako napapatidig. Siya lang kasi talaga ang gusto kong kausapin. Siya lang. "Angel, ayaw ko kasi ng gulo kaya please, i-let go mo na si Arden." Sumamo sa akin ni Agatha. Noon ay sa akin nakatingin si Arden at sinamantala ko yon. "Uwi na tayo, Arden. Sumama ka na sa akin. Halika na." Sabi ko kasabay ng pagtulo ng luha ko. Pero ang sagot niya, "Bobo ka ba? Ayoko na nga sa'yo, di ba? Tanggapin mo na lang at kung gusto mong umuwi, umuwi ka. Sige, umuwi ka na nga." Noon ay para ako na himasmasan, Kuya Bono. Nanliit ako sa sarili ka dahil noon ko lang naranasan yung ipagtabuyan ako ng taong minamahal ko pa. Hahakbang na nga ako paalis noon pero naramdaman kong hinawakan ako ni Agatha. At ang sabi niya, "Angel, sorry." Luhaan na ako ng Kuya Bono pero nakadama ako ng galit. At ang galit na yon ang nagtulak sa akin para sampalin ng malakas si Agatha. "Mang-aagaw ka, puta ka, mang-aagaw ka!" Nawawala na ako nun sa sarili ko. Nakikita ko na sobrang pag-aalala ni Arden kay Agatha nung masampal ko ito. Hinawakan niya si Agatha at buong pag-aalala niyang sinipat ang mukha ni Agatha na nasampal ko. Doon nadurog ng sobrang puso ko at lalo pang umagos ang luha ko, Kuya Bono. "Ikaw, umalis ka na ba kung ano pang magawa ko sa'yo? Layas!" Bulyaw sa akin ni Arden pero sa halip na umalis ako ay nilapitan ko siya at ang sabi ko, "Arden, sumama ka na sa akin. Kung ano man yung nagawa kong mali, sorry na. Kung ano man yung ayaw mo sa akin, babaguhin ko. Bumalik ka lang sa akin, please. Putang kulit mo pala eh. Lumayas ka dito. Layas!" Yun ang umuugong na sigaw sa akin ni Arden. At noong pati ang nanay ni Agatha ay aatake na rin sa akin. Noon pala ako nagmadaling umalis. Halos magdamag, Kuya Bono, ay gising ako at panay ang iyak. Ang hirap ng ganon. Kinabukasan ay ginising ako ng isang babae, si Melody. Samahan ko daw siya sa parlor. Sumama naman ako at gusto ko rin magpagupit. Gusto kong putulin ang mahaba kong buhok. Nadatnan namin sina Pepay at isa pang bakla sa parlor. Sa akto na may pinapakitang video si Pepay doon sa isang bakla. Agad may kumislap sa utak ko. Alam ko na kung ano yun. So nagpa-reband ulit si Melody at ako naman ay nagpa-iksi ng buhok. Bumagay sa akin, Kuya Bono, in fairness. Pinuri pa nga ako ni na Melody. Kinagabihan ay bumalik ako sa parlor ni Pepay. Inaya ko siyang uminom pero sabi niya sa apartment na lang daw niya, mamaya pagkasara ng parlor. "May problema ka siguro, ano?" Tanong pa niya sa akin. Si Pepay ay kirelasyon ni Arden noon, Kuya Bono. Alam ko yun. Alam ko yun pero ni minsan ay hindi ko yan binanggit kay Arden dahil ayaw ko siyang mapahiya. Nagkunwari akong hindi ko alam ang tungkol sa bagay na yun at minahal ko pa rin siya kahit namamakla siya kasi ako din, hindi rin naman ako malinis. Pumatol din ako sa tomboy noon. Kumbaga, match sana kami ni Arden eh. Match sana kami, pareha kaming hindi perfecto, pareho kaming madumi. Kaso binasura ako at doon sa matinong babae niya gusto. Na di naman bagay sa kanya dahil malinis na babae si Agatha at siya
ay maruming lalaki. So nag-inuman nga kami ni Pepay, kasama ang boyfriend niya, pero maaga silang bumagsak dahil binetchin ko sila. Nilagyan ko ng betchin ang inumin nila na hindi nila nahahalata. Noong bulagta na si Pepay ay kinuha ko ang cellphone niya, kaso nung buksan ko may pin pala, pero nakita kong may fingerprint scanner. Kaya't idinikit ko ang scanner sa daliri ni Pepay. Ayun, bumukas. Binuksan ko ang mga videos at puro malalaswa. Halos lahat yata ng lalaking nakakatalik niya ay binivideo niya. Hanggang sa ayun, sa wakas, nakita ko ang hinahanap ko. Ang video ni Arden habang gumagawa sila ng kahalayan ni Pepay. Ang ginawa ko, inopen ko ang Facebook ni Pepay, tapos in-upload ko ang video nila ni Arden. Naghanap ako ng friends ni Pepay na maaaring kakilala ni Arden o ni Agatha. May tatlo akong nakita. Si Rex yung isa at yung pinsan ni Agatha na si Tommy. Tinag ko sila sa video na may caption na, "Pakisave na lang bago ma-delete ng Facebook." Then, pinost ko na. Ako ba ang aagrabyaduhin nila? Ako ang kakalabanin nila. Ako si Black Angel at hindi ako nagpapaapi ng basta-basta. Iba ako kung gumante. Gusto kong matikman ni Arden ang pagsisisi. Gusto ko siyang masaktan. Gusto ko siyang magdusa. Gusto kong ma-realize niya na hindi niya dapat ako ginanon, na hindi dapat niya ako sinaktan. So kumalat ang video kahit kagad ding na-delete ng Facebook. Marami nang nakapag-save. Marami nang nakapag-screenshot. At andun na yung mga post na sino magpapasend. Tapos naka-screenshot ang katawan at mukha ni Arden. Mali yun, alam ko, Kuya Bono. Nalungkot nga din ako sa ginawa ko, pero sa tuwing sasagi sa isip ko ang ginawa sa akin ni Arden, nagngingit-ngit pa rin ako. At nasasabi ko, tama lang na mangyari yan sa'yo. At hindi pa ako tapos sa inyo. Natuntun nila ako na ako ang may gawa nun matapos nilang puntahan si Pepay at naikwento ni Pepay na kainuman nila ako nung gabi at parang binitchin ko daw sila. Tumawag sa akin si Arden at ang bungad niyang salita, "Tangina mo, napakasama mong babae. Ang sama-sama mo." Sinagot ko siya, "Kuya Bono. At ikaw, mabuti ka. Putang ina mo rin, pero ikaw ang naglabas ng kasamaan ko. Hindi mo ako kilala ng lubos, Arden. At pagsisisihan mo ang ginawa mo sa akin. Hindi pa ako tapos. Marami pa akong gagawin para masira ka. Hayop ka." At nasindak ko yata si Arden, Kuya Bono. Nag-text siya at ang sabi niya, "Pwede ba tayong mag-usap ng tayo lang?" "Sige," sagot ko. Sa park sa likod ng National High School ang sinabi niyang lugar. Alas 8 ng gabi. Maluwang ang park na yon at madalang lang ang tao. Kabado ako ng Kuya Bono kaya't naghanda ako. Maya-maya ay tumawag si Darwin. At ang sabi niya, "Bes, baguhin mo yung meeting place yun ni Arden." "Bakit?" "May masamang plano sila, Tommy. Titirahin si Arden." "Bakit?" "Eh, bad trip si Tommy kay Arden dahil dun sa video eh. Pinsang buo kasi ni Tommy si Agatha." "Nagmamalasakit lang siguro." "Teka, paano nalaman ni Tommy yung meeting place namin ni Arden?" "Hindi ko nga alam eh, pero tingin ko nagpaalam si Arden kay Agatha na magkikita kayo. Tapos si Agatha naman, baka nabanggit niya sa pinsan niyang si Tommy." Dahil dun, Kuya Bono, ay tinawagan ko si Arden kaagad pero hindi ko siya makontak. Tinext ko pero hindi rin nag-reply. Sa messenger naman, dati na akong nakablock sa kanya. Hinayaan ko na lang. Nung sumapit ang gabi, nagpunta ako sa bahay ni Lolo Iging. Hiniram ko ang sniper niya tapos nagpunta ako kina Rex. Hiniram ko ang baseball bat niya. Ayaw niyang pinahiram kaya't kinailangan ko pang upahan. Mukhang pera si Gago. 5 minuto bago mag alas 8 ay nasa park na ako. Pinark ko ang motor malapit sa poste na may ilaw.
Ini-stand ko palang motor nang makarinig ako ng ingay. At paglingon ko'y nakita ko si Arden na hinahabol ng mga lalaking nakatakip ang mukha. Patungo sa kinaroroonan ko si Arden kaya't maghihintay na lang sana ako pero naabutan siya nung isa at nadapa si Arden. Matuloy na akong tumakbo palapit sa kanila. Taba ng baseball bat na hiniram ko. Noon ay pinagsisipa na si Arden at yung isa ay bumunot pa ng balisong. Yun ang una kong hinataw, sapul sa bungo at isa-isa ko siyang pinagbabambo hanggang sa magsilayuan sila sa akin. Noon ay tinulungan ko si Arden na tumayo. Halika, umalis tayo dito. Delikado dito, sabi ko sabay hila sa kanya, patakbo ng motor. Inangkas ko siya. Mabilis ako nagpatakbo hanggang sa makarating kami sa simbahan. Umakyat kami sa kampanaryo. At doon, umupo kami. Pero halos wala kaming imik. Sina Tommy yun, sabi ko. Inisip ko na baka hindi niya kilala yung mga nakatakipang mukhang humabol at balak na bugbugin siya. Alam ko, yun lang ang sagot niya at hindi na siya nagsalita ulit. Wala na din akong maisip na sasabihin noon, Kuya Bono. Hindi na rin ako umaasa na babalik pa siya sa akin o mapapatawad pa niya ako matapos ng ginawa kong kagagahan sa pagbilad sa kanya sa kahihiyan sa social media. Noon ay tumayo na ako. Uuwi na ako, sabi ko. Nakita ko siyang tumango habang nakatalungko. Yakap-yakap niya ang mga tuhod niya. Nakatanaw siya sa bintana ng kampanaryo, sa malayo nakatingin. At hindi man lang lumingon sa akin. Kay lalim ng iniisip niya, pero alam ko na hindi ako ang laman ng isip niya. Alam ko si Agatha. Alam ko, hindi ako. Kaya iniwan ko siya doon at habang pababa ako sa spiral na hagdan ay tumulo ang mga luha ko. Pero pinilit kong ngumiti, Kuya Bono. Sabay sambit ang mga salitang salamat sa lahat. Salamat sa mga alaala. Nagpaalam ako kay Lola Miding, Kuya Bono. Uuwi na ako ng Maynila. Sa totoo lang noon pa ako pinapauwi kasi naging sakitin si Mama. Kahit hindi siya naging mabuti sa akin ay ina ko pa rin siya at obligasyon kong alagaan siya dahil inalagaan naman niya ako noong ako'y maliit pa. Isang araw sa Maynila, lumabas ako para bumili ng asukal nang paglabas ko ng tarangkahan ay may lalaking nakatayo at sa akin nakatingin. Napakagwapo, lalo na't kay tamis ng kanyang ngiti. Si Bojo. Noong ngumiti na rin ako at patakbo siyang lumapit sa akin at saka niya ako niyakap. Patawad ha, sabi niya. Matagal na yun, okay na ako, sabi ko. Pero hanggang ganun na lang yun, Kuya Bono. May asawa na siya noon pero hindi si Aiza. Si Aiza may sinto-sinto ngayon dahil sa pagkakabambo ko sa ulo niya noon ng baseball bat. Nakakonsensya pero di naman mangyayari yun, di ba, kung hindi niya ako inagawan. Sabi nga nila, may rason lahat kung bakit nangyari. Kaya lang, ngayon, pinagsisisihan ko yun, Kuya Bono. Dumaan pa ang maraming araw, isang araw may mga babaeng nakabistida. Mga nakapalda na dumating sa bahay. Sila ay miyembro ng isang relihiyon at dumating upang magbahagi ng salita ng Diyos. Malugod namin silang pinatuloy hanggang sa kaming lahat sa bahay ay umanib na sa kanila. Iyon ay tunay na pagbabago, Kuya Bono. Dama ko sa sarili ko at ramdam kong nakikinig sa akin ng Diyos tuwing ako'y nagdadasal. Tinalikuran ko ang mga makasanlibotang mga bagay at gawain, maging ang social media, iniwasan ko. Napasok din ako sa isang malaking shopping mall bilang sales lady at naging abala sa pagtulong sa mga nakababata kong kapatid at kay Mama. Gumaling si Mama sa kanyang sakit, Kuya Bono, at lubos na siyang nagbago. Yung aming pamilya na dati parang impyerno, ngayon, araw-araw ay masaya at puno ng pagmamahalan.
Taong 2018, si Lola Miding naman ang nagkasakit at pinakiusapan ulit ako ni Tita Marisa na muling samahan ang nanay niya. Agad naman akong tumalima at agarang nag-resign sa aking trabaho dahil may alok din namang sweldo si Tita Marisa sa akin at mas mataas pa. So nagtungo nga ako ng La Union, Kuya Bono, at noon ay nagsibalikan ang mga alaala ng lumipas habang nasa bus pa lang ako. Tapos napansin ko may mga nakasabit na kurbating. Pista na naman pala ng bayan. May libre na namang pa-concert sa plaza. Nung sumapit ang araw na yon ay apat na araw na ako sa La Union, ay maayos na ang lagay ni Lola Miding. Nung gabing yon ay parang may humihila sa akin na magpunta sa plaza para manood ng concert. Hanggang sa, sige na nga, pupunta na, sabi ko sa sarili ko. Mag-isa ko, Kuya Bono, na nagpunta. Sumakay lang ako sa tricycle. Kaya lang pagdating ko sa plaza ay napakaraming tao at wala akong makitang lugar kung saan makakapanood ako. Humakbang ako upang maghanap ng ibang pwesto nang masulyapan ko ang kampanaryo ng simbahan. Napangiti ako at patakbo kong tinungo ang simbahan at doon ay nakita ko kaagad si Lolo Bidoy. Nakangiti siya sa akin pero wala siyang emit. Kahit nang umakyat na ako ng kampanaryo. Kaya lang noong nasa huling tatlong baitang na ako ng spiral na hagdan ng kampanaryo, ay natigilan ako dahil napansin kong may mga tao, isang lalaki at isang babae. Noon ay lumingon ako sa gwapong lalaki, si Arden. Nagkatitigan kami at nakita ko sa kanyang mga mata ang pagkagulat. Noong lumingon na rin sa akin ang babae ay nagpasya na akong bumaba. Binilisan ko ang pagpanaog sa spiral na hagdan at sinikap kong makalayo kaagad ng simbahan. Tinungo ko ang lugar kung saan ko pinarada ang hiniram kong motor nang marinig ko ang isang sigaw. Sigaw sa pangalan ko at boses yon ni Arden. Paglingon ko ay patakbo siyang humahabol sa akin at nakabuntot din sa kanya ang magandang babaeng kasama niya. Hinintay ko siya. Saktong nasa tapat ako noon ng main entrance ng malaking simbahan. Tinititigan ko siya nung magkaharap na kami. Hinihingal siya. At nung maabutan kami ng magandang babae ay nakangiti siya sa akin at nagsalita. Grabe ka, Ensan, ang bilis mong tumakbo. Pero mabuti na lang at naabutan mo si Ate Angel. Kilala mo ako? Tanong ko sa babae. Oo naman, ate. Ikaw ang laging kinukwento sa akin ni Kuya Arden eh. Noon, Kuya Bono, ay gusto kong matuwa nang malaman kong magpinsan pala sila. Si Arden ay hindi bumibitaw sa pagkakatitig niya sa mukha ko hanggang sa nagawa niyang magsalita at ang sabi niya. Maniniwala ako sa tadhana. Kung sasabihin mo sa akin, Angel, na wala ka pang asawa. Marubdob niyang winika. Nanatili ako nakatitig sa mga mata niya, pababa sa mga labi niyang kay tagal kong kinasabi kang mahagkan muli. Sagutin mo ako, Angel. Sabihin mo sa akin na wala ka pang asawa. Hindi ko siya sinagot ng salita, Kuya Bono. Sa halip ay sinunggaban ko ang mga labi niya at iyon ay naging napakasarap at napakatagal na torrid kiss. Pasado na noon sa board exam si Arden at pasakay na siya sa barko upang maging ganap na seaman na siya niyang pangarap noon pa. Makaraan ng isang taon ay umuwi siya at kami ay nagpakasal. Matapos ang aming kasal ay sumakay ulit siya kaya't naiwan na naman ako. Nainip ako kaya't naisipan ko namang mag-apply ng trabaho sa abroad na siya ko ding pangarap noon pa. At pinalad naman ako makapagtrabaho dito nga sa South Korea. Sa ngayon, Kuya Bono, ay halos wala na akong maramdamang guilt sa puso ko. Nagbago na ako ng tuluyan at pinagpasa Diyos ko na lahat ng kasalanan ko. Tatapusin ko lang ang kontrata ko, Kuya Bono, at uuwi na ako kasi gusto na namin ni Arden ang magkaroon ng baby. Sabi nila pag siman daw, siman luloko. Sabi ko okay lang.
kung mababae siya. Basta nasa akin ang marriage contract namin at alam na ni Arden kung paano ako rumesbak kung sakaling magloko siya. Kaya bahala siya. Alam kong takot na rin naman si Arden na muling lumabas ang katauhan ni Black Angel. Hanggang dito na lang Kuya Bon at sana po ay nakapag-iwan ng aral ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Gumagalang at nagpapasalamat, Sweet Angel. Hindi na sa'yo ang nararamdaman, di makalapit sa diyang nanginginig na lang mga kamay na sapit sa piling mo. Ang iyong matang walang mintis sa pagtigil ng aking mundo. Ako'y alipin ng pag-ibig mo. Handang ibigin ang isang tulad mo. Hanggat ang puso mo'y sa akin lang, hindi ka na malililang. Ikaw ang ilaw sa dilim at ang liwanag ng mga bituin. Hindi ko maintindihan yung mga taong nagsasabing masama o bawal ang gumante. Siguro ito yung mga taong hindi pa nila naranasang magago, matarantado, madihado. Ha? Ikaw kahugot kung ikaw ay makakayahang gumante at ginago ka at narantado ka, uwi na lang hiya ka, gumanti ka. Gumanti ka kung hindi ka mapapasama, kung hindi ka mapapariwara, hindi maapektuhan ang buhay mo, gumanti ka. Dahil itong mga taong ito, mapagsamantal at mga tarantado, dumadami sila at namimihasa sila. Kailangan nila ng leksyon. Kailangan bigyan sila ng sample para hindi na nila ulit. Kailangan merong isang tao na magbigay halimbawa na ang pagganti ay hindi masama hanggat hindi ka mapapahamak. Para sa akin, kaya mali ang paghihigante ay kung matatalo ka lang ulit, kung madidihadi ko lang ulit, kung makanganib ka lang. Kapag ganun, huwag mo nang ituloy. Hayaan mo na. Pero kung may panalo ka, kung planado yung paghihigante mo, go! At bigyan mo siya ng leksyon. At kahugot na Angel, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento dito sa ating programa. Alam ko maraming tumapang dahil sa iyong mga karanasan. Maraming salamat sa iyo. At sa mga kuhugot na nais magpadala ng nakalang kwento, isend lamang sa dearkuyabono@gmail.com. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Kuya Bono para sa DKB Dear Kuya Bono ng Bonus Love to D Kahugot Channel. Ingat palagi kahugot, keep safe!